just keep running. Just keep running. And we're not just running with Cap here today. We've also got a special guest on the podcast who is none other than Fofo's co-running man, Kokoy De Santos! Hey! What's up, Kokoy? Welcome to the podcast! Thank you. Sa wakas! Si Soba din daw. High five! Sa wakas! Finally! Ang tagal na natin pinaplano to. So, I think a year and a half ago, parang pinaplano ko na to eh. Oh, parang dun pa lang nga, di ba, dapat sa Korea natin. Hindi pa nga tayo umaalis ng Korea, sinasabi ko na sa inyo. Gusto ko ng podcast, sobrang sa inyo ito. Oo, pero hindi siya natuloy. Pero okay lang, kasi 1.5 years later, natuloy din. Yeah. And sinabi ko na kay Bones, sabi ko, Bones, alam ko na kung paano ko sisimulan yung podcast na to. So, Koy, gusto ko lang tanongin. Para sa akin kasi, malinaw na malinaw kung kailan talaga nag-start yung parang friendship natin. Or para sa akin, kung kailan tayo nag-click. So para sa akin, yung araw na yun, yung unang araw dun sa Korea. Aha. Yun. Saan ka yun ganun? Nalate tayo? Oo. Okay. kasi gumala pa kayo. Okay. So curious lang ako kung ano yung naalala mo dun. Ano yung, from your point of view, paano mo ikukwento yung araw na yun? Kasi, nung nandun na tayo mismo sa hotel, naalala ko, ang nakaset lang nung mismong araw na yun, meron tayong dinner sa SBS. Sa mga boss ng SBS. Uh-huh. So tayo, parang gusto natin i-maximize yung buong araw. Parang tayo, parang sabi mo sa akin, may pupuntahan akong coffee shop. Sabi mo ganyan eh. Ako naman, gusto ko rin, mahilig din talaga ako sa kape. At hindi ko pa alam yun at that time. So, sabi, sige, ikaw muna ang ano, kumbaga parang proxy ko muna kay Bones kaya kasi ginagawa namin yung talaga saan ka pupunta basta dito tayo tapos pinakita mo yung coffee shop yung andesite tapos sige tapos nag-Uber lang tayo noon. Oo. Tapos habang nasa Uber pumipitik-pitik din ako ng vlog ko naman. I love it. As a kalad ka rin. Oo, eh. Tsaka, nag-click kayo. Totoo. Tsaka ako mismo hindi ko kaya lumabas mag-isa, mawawala ako. Hindi ko kaya lumabas ng mag-isa sa tapos first day pa. Tapos kinakabahan ako, baka nga bigla tayo. Yun na nga yung nangyari. Wait, ito may question ako. May follow-up question. Kasi sabi mo nga, pag nagta-travel ka, hindi mo kaya na mag-isa. Yung Korea nyo ba? First time mo ba sa Korea? First time ko rin yun sa Korea. So, na-open up mo na basically yung world of traveling and that kind of travel kay Kokoy. Oo. So, kung hari mag-isa ka, hindi ka magkakape na mag-isa. Ako? Oo. Nung first day. Kaya ko magkape ng first day ng mag-isa pero malapit lang mismo sa hotel. Hindi ko kayang sumakay pa ng layo kasi ng pinuntahan natin, eh, 'di ba? Oo, sa ano yun? Itaewon 'yun eh. So sa Itaewon tayo tapos na-late tayo. Kasi bigla tayong kinol. Oo. Tapos di tayo makabook kasi rush hour. Parang tentative pa ata yung dinner na yun eh nung umalis. Hindi pa siya yung tipong ganitong oras, ganyan. Tapos biglang hinahanap na tayo kaagad. Tapos parang ako nung mismo time yun, bad shot agad. Nakabahan ako. Kinabahan ka? Kinabahan ako. Kasi syempre sa totoo lang, yung pakitang tao natin sa isa't isa, kulang tayo. Okay. Pero doon po una nakita si Cap na naghihintay siya ng taxi, ganyan. Tapos ako pipitik-pitik lang ang ganyan. Tapos siya kabado na rin siya na parang, nai-stress na siya. Nakita ko sa itsura, nai-stress na siya. Pero sabi ko, siguro, wala na akong magagawa eh. Siguro, sama na lang ulit ako sa kanya. Kasi siya rin naman yung nag-aya sa akin eh. At least hindi ako mag-isa lang na malilate. Dalawa kami. I love it. So bago pa nangyari yung day na to, ano yung naging impression nyo sa isa't isa? At ano yung nagbago throughout the course ng Running Man? So simula natin sa'yo. Anong impression mo kay Mikael? Ako talaga hindi ko in-expect talaga na makakasundo ko si Cap ng ganun kasolid ng first day pa lang na labas namin. Bakit? Nakaka-intimidate si Gap eh, pag hindi mo siya kilala. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Parang nakikita ako, hindi naman dahil may walls or kung ano man. Ang sa akin ang parang, siguro dahil napapanood ko rin, napapanood din sa TV, wala akong idea. Tapos, ang sinet ko lang sa utak ko, ang kakilala ko lang dun, feeling ko, makakasama ko na si Bubu at si Angel. Parang natatakot pa akong mag-open up agad. Nang ganun kaaga. Yeah, yeah. Tapos, siguro since, parang ang dami nga rin similarities na hilig sa ganyan. Tapos ako kasi nung time talaga, wala akong idea sa art, pero gusto ko mag-start. Yeah. So dun din siguro, parang dami kong nalalaman. Coffee, art, sneakers. Sneakers. Nagkasundo kayo. Yun. Tama. Yun mismo. Yun talaga yung tatlong yun. At tapos, so yun yung may intimidation factor nung una. Nung nakilala mo na si Mikael, sino ang totoong Mikael?
Actually, nakilala ko, nung sinet ko sa utak ko nun, nung pauwi na kami, kinigilig ako nun eh. Sabi, parang di ko na-expect na kasama ko to ha. Parang legit. Ina-message ko kaya sa bahay, sa Cavite. Sabi ko, dito kami sa anong ganyan. Chichat akong ganyan. Nag-coffee date kami sa Itaewon. Ganito pala si Mikael. Ganun-ganun na wala itong ina-message ko eh. Kasi dahil hindi sila makapaniwala na, talaga. Oh, mamaya pagdating ko sa hotel, may dinner lang kami, kikwento ko. Cute. Kasi hindi ko talaga ma-visualize na ganun yung mangyayari ng buong araw na yun. Tapos, kasama ko nga si Mikael nun. Si Kap. Okay. Sobrang natutuwa ako nun kasi nung nagkwento nga si Mikael na kayo'y magkasama. Nakwento ko rin sa'yo that night. Nakwento ko rin sa kanya. Nakwento niya na na-late nga kayo. So natuwa ako na, okay. Mikael has made a new friend. So dahil sa friendship na to, Fofo, ikaw naman, balik ta rin natin. Ano yung first impression mo kay Kokoy? At ano yung nagbago nung nakilala mo siya? Alam mo, sa totoo lang, wala akong maalala kay Kokoy before. Hello, hindi ka maalala. Before yung coffee date. Like, hindi ko maalala ano yung mga conversation natin bago yung coffee date. Siguro yung sneakers lang. Pasulpot lang. Workshop. Kasi maganda na yung mga suot mong sneakers din sa mga workshop natin eh. Pakitang gilas na si Akla. Yung mga nakakausap ko talaga actually before yung mismong trip namin to Korea was Angel and Lexi. Kasi sila yung nakakasama ko dun sa mga room. Tapos kayo parang nagre-rehearsal kayo. Basta may ginagawa kayo. So sila yung mga nakausap ko. So si Koy, yung unang memory na talagang nag-click kami, yung coffee date namin dun sa Itaewon. Yung first kayo. Coffee date namin. Natuwa ako kasi parang game siya mag-espresso. Para sa akin, malaking bagay yun eh. Kasi hindi lahat ng tao game mag-espresso eh. Sabi ko, try lang, di ba? Ayaw ko si Merrick din talaga ako sa black lang bago pa. Mm-hmm. Pero wala nga akong idea sa pag... Yeah, sa pag-process ng kape, ganyan. So ako, noong time na tinuturo sa akin ni... Eh, yun di ko makakalimutan. Naginawa ko agad pag-uwi ng Pinas. Yung pamilya ko, lalo ni Hermes ko, baliw na ba? Ba't gagawin mo yan? Meron kang Americano or... Basta may black tapos ka na. May latte. Tapos may latte. Tapos meron ka pang shot sa gilid. Oo. Kasi ginagawa mo lang yun lagi. Pero solid, di ba? Solid. Talaga. Tapos, ito ang duet, tapos ano, may isa pa. Tapos kailangan... Ito mo, malalasahan mo yan kapag ka mainit pa, tapos medyo warm na lang. Tapos pag malamig na, mag-iiba yan. Ako naman, oo lang. Oh, noong time na ginagawa ko yun, umu-oo lang ako. Pero noong tumatagal yung ilutulit ko nga, parang meron niya, may sabling naman. Kinoconvince ko yung sarili ko, meron eh, may nag-iiba talaga eh. Nag-iiba talaga yan. And then, I love it kasi, yung napansin ko sa inyong dalawa, pareho kasi kayong ma-explore. Like, kahit anong pag... Hindi naman sa pagsubok, but whatever comes at you, talagang, okay, try natin. Hindi ako matatakot, try ko to. Go-getter ako. Ganun, yun, dun ko nakilala si Cap, na ganun siya na ako personally, parang ganun din pala ako. Tapos na-apply ko rin siya nung pag-uwi rin ng Pinas na, may mga bagay na malalaman mo rin minsan pag may nakilala kang ibang tao, bagong tao, na may ganito ka rin palang personality. Then, siya ako nakakatuwa kasi... Parang nung nag-podcast din kami ni Lian, napag-usapan din namin na alayo ng age gap natin, no? Parang halos 10 years mahigit yung age gap natin. Pero sa totoo lang, dahil feeling young din kami, parang hindi naman masyado malayo yung feels pagkasama namin kayo, pagkausap namin kayo, pag nag-hangout tayo. Ganun din ba sa'yo? Ako never ko naisip. Kasi from an outsider's point of view. Masabagay. Diba? Parang pag nakita nila na, bagets, tapos parang 30s na. Parang it's not the usual combination that you usually see in people hanging out. Diba usually pag nag-hangout ka, mga ka-age group mo, normally. So wala lang, it's just a thought. Ako may isang, parang may isang nagsama tayo somewhere, tapos parang nung pauwi na ako, na-realize ko, bakit? Hindi ko kaya ikuya tsaka yung ate itong... May ganun lang akong ano minsan, pero... Hindi, baka malalo silang mabastusan sa ano, kung tatawagin silang kuya. Hindi naman mabastos! Hindi, parang ganun yung dating, pero... Hindi, kasi hindi ko... Never ko siguro kasi nga na-feel na may ganung gap. Pero at the same time, yung respeto, tsaka yung feel sa parang mas nakakatanda nga sa amin. Nandun yun. Kumbaga, matik na yun na... May paggabay. Pero yung respeto, syempre, at least nando na mas older. I love it. Pero Bones, ako, dagdag ko lang to. So another reason kung bakit para nag-click para sa akin, kami ni Kokoy, is because, di ko alam na kung naalala mo to, pero nung pumunta kasi kami ng Itaewon, binaba kami dun sa likod ng Itaewon na... Kung iisipin mo, first time namin magsama, mukha siyang sketchy eh. Back alley siya na medyo madilim. Tapos, may salamin. Kung saan tayo dumaan,
madilim, walang ilaw. So kahit pa paano, may tansyahan pa yan. Sabi ko, okay lang kaya si Kuya, baka biglang natatakot siya, baka gusto niya umuwi na ito. Ano yung nararamdaman mo nun? Hindi kayo binaba sa main road. Hindi, sa kabila. Kasi bawal, kasi mahirap, maraming one way, So basta, sketchy yung binabaan namin. Tapos yung daan na namin papunta dun sa coffee shop, mas sketchy pa. Okay, iba. Iba talaga. Pang Black Rider yung eksena eh. Ako naalala ko nung dinila mo ako doon, akala ko yun, alam mo na talaga na gano'n yung itsura. Sabi ko sa isip ko, iba trip nito ni Mikaela. Ah, sige, game. Okay lang. Okay, bahala na, nandun na tayo eh. Kape lang naman pinunta na, pero mukhang hindi naman copy siya. Pero sige. Yun na nga, diba? Sabi ko, ano kaya naisip ni Kokoy? Kasi hindi rin ako sigurado dito sa binadaanan namin. Kasi maraming bars dun, diba? Basta siya hindi siya walang may ilaw. As in, tatagos ka sa kabilang, parang may portal papunta ng kabilang. So yun, naalala ko talaga. Doon ko talaga, doon ako napaisip. Sabi ko, okay lang kaya si Koy, baka medyo weird na tong vibes namin dalawa. Mikael Daes, anong ginagawa mo sa mga runners? Tinatakot mo na ba sila? De, pero anyway, so yun, nung nakita ko na sobrang chill ni Kokoy when we went through that, tapos after nun, tuwang-tuwa kami dun sa coffee shop, oh. And then nagva-vlog pa siya, na hindi ko in-expect. Akala ko nga, walang ibang magva-vlog kundi ako. Pero yung nag-vlog ka rin, si Buboy nag-vlog din. So para sa akin, sobrang natuwa ako. At nag-align lang, di ba? Parang, yun, nakita mo, mahilig ko sneakers, tape, same okay. Lang. So yun na yung start eh. Tapos dinagdagan mo pa ng problema, yung late na tayo sa isa dinner natin. So para sa akin, yun yung start talaga. And I guess that's the reason kung bakit nag-click. Did you guys ever fight nung nasa Korea kayo? Like, nagkainisan ba kayong dalawa? Kaming dalawa ni Cap? Oh, no, during running. Sa'yo wala. Sa akin wala. Zero. Wala. Zero. Talaga. Kasi, di ba, minsan, syempre, hindi naman natin maiwasan na pag intense yung laro talaga. Sa mismong, sa... Sa mga challenges. Meron ba? Wala eh. Sa akin wala. Ay, hindi. Meron lang talaga na, lahat naman kami, Cap, nung naging spy ka, na-hurt lang talaga. Iba yon. Iba yung... Iba yung hurt dun kay Corey. Kumbaga... You felt betrayed. Sobrang. Sabi ko, talaga ba may ganun? Kaya siguro nung time na yun, parang nakita ko ibang tao si Ika. Pero, well, trabaho lang. Talagang napagtutusan lang din na siya yung spy. Doon ako bumili pa, okay. May ganun din pala. May ganun outside. So, totoo yung feelings nung nalaman mo na ako yung spy? Oo, invested na ako. Sabi ko, di ba? Tapos nakita ba tayo nung gap bago? Parang nakita tayo bago man lang yung kita natin nila Bubay sa dulo. Malambing pa siya pag ganyan. Pero may balak. Kaya talagang after nawala yun, every time na merong may race na, nawala yung tiwala ko. Nagduda ka na. The whole time, the whole season. Forever na yun. Nagduda na ako. Hindi na nawala yun. Doon lang naman sa race. Pero naalala ko yun, nagduda na si Kokoy sa akin. At least ngayon, kapag may pag may mga parang spy moments si Mikael, may mga nuances siya na alam mong nagsisinungaling siya. May binibigay na. Meron ba? Yung mga minsan nagjo-joke ka or ewan ko, pero minsan hindi mo rin masabi. Magaling akong spy eh. Well, kasi mayroon kasi din may mga binibigay na kaya siguro nahulaan ko rin kaagad. Yung mga envelope. May clues kasi. May clues eh. So, parang nakatatlong clues ata agad ako. Dalawang ko sasabi ko agad si Mikael to. Kasi parang dalawa kayo ni Igla, isa na natira sa akin eh. Mikael to. Tapos nung nalaman ko. Actually, para sa akin, feeling ko maluloko ko lahat ng runners except for Angel. Si Angel kasi, may trust issues kasi yung batang yun eh. Babaeng yun. Kaya no siya agad sa lahat. Kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, hindi siya naniniwala sa akin. So doon ako nahirapan, kay Angel talaga. Angel. Ako rin nahirapan kasi may Angel. Hello! Talaga soba, no? Oo, so yun. But anyway, now that we're on to Running Man already, curious lang ako. So 1 year na nakalipas. Bilis? Oo, di ba? More than 1 year na. 1 year, 2 months, 1 year, 3 months. Looking back at the Running Man experience, curious ako ano yung nararamdaman mo looking back. Siyempre, talagang naging friends tayong lahat eh, no? Naging solid yung friendship na hindi ko talaga naisip. Hindi ko talaga inakala na mangyayari yun. Pero para sa'yo, ano yung nararamdaman mo or when you think back dun sa experience natin together as a group, ano yung naisip mo? Iba yung bonding kasi ako every time na may makikita ako dito or may makikita akong something, I mean material man yung parang nakaka-miss lang. Pati music. Pag every time na may maririnig akong music na nung habang nasa Korea tayo, tapos maririnig ko habang nandito sa Pinas.
naalala ko yung mga moments na pag lumalabas tayo pag walang work. Ganyan na hindi ko in-expect na ganun yung magiging bonding natin. Kasi meron kasi tayo na labas tayo na lahat. Lahat. Tapos meron din na parang tayong dalawa lang. Merong kasama si Boss G. Yeah. Oh. Meron kami ni Boss G tsaka ni Angel. So iba yung naalala, iba yung feeling kapag naalala ko na hindi, never kong in-expect na makakasama to eh, itong mga to, ng ganito. What more yung naging close ko pa kayo. Tama. Actually, hala tayo may one-on-one with each other eh. With heart-to-heart si ba yung ibig mo sabihin? Hindi, nagkataon lang na nagsama kami dun sa, kungwari, lumabas kami as a group, tapos gusto ko pumunta sa isang split shop, magsasama sa akin na isa. Yeah, so one time si Boss G lang yun, wakao another time si Coco lang. Yung may, si Lexi, ano nga ba itong coffee shop na may sila yun yung logo? Sila? Yung parang may sila yun. Fritz. Yung may masarap na yung dinalaan ko sa amin. Yung bread. Donuts. Oh, so yun, nagka one-on-one. Tapos ang daming grabing dynamics natin eh. No, parang nasimot talaga natin lahat ng posibleng dynamics as friends. And I think para sa akin, kaya sobrang memorable at sobrang lakas ng experience namin together as a group. And then, mas lalo nakakatawa dahil kahit pa paano, naging successfully show natin. Yeah. Malaking bagay yun eh. Kasi kung flop yun, parang, okay, sige, move on na tayo dun sa mga natin. Bahala na. Hindi pala nag-work to eh. Kasi parang, yun yung lala ko lagi na parang, yung mga lines na deserve mo yan, once in a lifetime experience yan. So parang lahat kami, pag nandun sa moment, all in. So hindi wala nang, hindi na nag-hold back, wala nang ganun. Laging bubulungan siya, minsan lang, okay, sige. Go lang. Yung mga ganun talaga na, hindi naman natin alam kung maulit pala talaga yung mga ganun klaseng pagkakataon. Praying, let's go in. Okay, so before, okay, do you have any other questions for Running Man? For Running Man, actually, ako muna, or ikaw? Curious ako if, syempre, ilang days ba kayo doon? Siguro mga 2.5 months kayo na sa Korea. No, di. Yeah, one and a half. Mga 40 days, 45 days. Okay, so 1.5 months kayo nagsama sa Korea. Meron ba kayong babaguhin, if ever, sa mga nagawa nyo sa Korea? Ako meron agad. I'm curious. Good question yan. Hindi na ako magdadala ng mga 43 pieces na brief. Gusto ko yung kwento. Okay, go. Bakit? Kwento. Okay, ano nangyari dyan? Gusto ko yung question na yun, Boris. 43 pieces na boxer tsaka damit ko, hindi na ako magdadala ng mga dalawang maleta. Ganon. Para kang ano ah. Para kang mami na nag-pala sa dalawang anak niya. The first time ko kasi mag-out of the country ng ganong katagal. Gusto ko 43 talaga. Oo, bilang ko yun eh. Pang everyday. Once a day. So, hindi mo talaga balak maglaba ng brief? Siguro, hindi. Plano ko naman maglaba pero hindi paulit-ulit na yung katulad ng pang isang linggo na tapos laba ulit. Hindi ko naman kasi in-expect na may ganung may washing machine sa loob ng kwarto, lahat. Akala ko kasi para kang si Mayweather. Na? Isang araw, isang brief, tapos tapon na. Hindi naman, sayang naman yun. Hindi kaya yun. Also, side note, ang dami mong brief ha. As in, kasi nga talagang nag-ano ako. Kami nga pang dalawang linggo lang meron kami. Kasi nga ayoko mabitin. Tapos syempre, nagbaon pa ako ng pambahay. Every night, iba yung pambahay ko. Iba pa yung ayaw mag-ulit pang-alis. Kahit hindi nakikita, ayaw mo mag-ulit. Hindi ko naman kasi alam na. Kasi nga iniisip ko, baka minsan biglang may meeting or may biglaang promo. Ganun iniisip ko eh. Kaya nag-overbaggage kasi ako. Kaya nga kasi ang dami kong dala. Tapos may mga binili pa ako. So this time, ang gagawin ko, konti na lang dadalhin ko. Ilang brief na ang dadalhin mo? From 43? Pwede na pang isang linggo. Pwede na yung laba na lang yan. Ah, okay. So 7 na lang. Mga ganyan. Sampo. Para may safety. Para may safety. Tsaka minsan kasi may mga basaan kayong episodes. Mm-hmm. So kailangan at least medyo kunting. Oh, ako, 10 yung dinala ko, in fairness. So okay na ako dun. Kasi tama kay yun nga, minsan mga dalawa o tatlo yung nagagamit mo sa isang araw dahil dun sa taping. Tama. So, tama. Sampo parang okay na yun. Question ko, ilan sa 43 ang nauwi mo? Parang may naiwan na dalawa. Isang sando na bench, tapos yung naiwan kasi nilabang ko pa bago umuwi. Tapos diba dina-dryer pa yun? Tapos naalala ko siya, nasa ano na tayo? Papunta na tayong airport. Ano yung mo sa loob? Sabi ko, may nakasalang. Naiwan ko.
Tapos may isang jacket. Ay, sayang yung tapos jacket. Brick. Yung maling ginamit, yun yun. Nilabang ko pa. Oh my God, gusto ko yung question na yun. May iba pa ba? Okay, aside from the 40K na brief. Meron ako isa pang question. Oh, go, may follow-up okay. Ka. Dalawang luggage dinala mo, ilang luggage ang inuwi mo? Ay, hindi, tatlo yung dinala ko. Tatlo? Tatlo. So binayaran mo yung isa na extra? Nung papunta, hindi kasi may pasabay pa. Ah, okay. Pwede ba magpasabay? Kasi nangyari, oo, apat na pa uwi kasi bumili pa ako ng isang maliitang malaki. Apat na pa uwi o lima? Parang apat. Apat. Tama ba? Di ba may pinauwi ka pa? May pinauwi ako kay Seth. Tapos may isa akong malaki na dapat magdi-disguise na hand carry ko, di ba yung backpack? Uh-huh. Ginawa ko siyang backpack kasi yung bag na yun, may gulong pero pwedeng backpack. Uh-huh. Hindi daw kayang pang-handgirin. Sobrang bigat, may carpet, may rug, may mga jacket, sapatos. Tapos yung binili kong maleta. Tapos may pinayon pa kay Ruru tsaka kay Bianca. Mm. Ilan na yun? Ang dami nun. Parang apat nga. Apat lang ba yun? Parang apat. Parang apat yung pinauwi mo plus yung dalawang luggage mo na inuwi mo. Oh, hindi ko alam. Parang dami ko kasi talagang dala nun. Parang wala rin yung sinasabi ko na, uy, mura sa Korean. Binayad ko rin sa bagahe. Hashtag nag-running man para bumili ng gamit sa Korea. Kaya sabi ko, hindi na talaga ako magdadala ng masyadong maraming gamit pag gagal. Dapat ano, ang idol mo dapat sa gamit, si Mikael. Ito, dun ko rin. Kaya nyo daw mag-travel dalawa ng backpack lang. Hmm. Sabi backpack ko, ba? Doon ako nagtatanong. Totoo ba? Kasi nga ako... Tapos 40 ang brief lang yun sa backpack ko. Sige and ha. And then, naalala ko, isang pantalon. Isang pantalon. Kasi yung jeans, sabi ng mga tao, hindi mo kailangan laban. Laban ang pato. Hindi, huwag na. O, sige, sabi nila eh. Sabi nila, mas maganda raw yung jeans, yung maong pag hindi mo nilalaba. O, hindi, sabi nyo, masunurin naman ako, di ba? So, yun yung ginawa. Takad na yung sa akin eh, pag ginawa ko yun eh. Gusto ko yun. Gusto ko yung question na yun. Yeah. Ako, what would I change? What would you change? I don't know. I'm not sure nga. Feeling ko, ayoko nga magdala ng damit eh. Next uh-oh time. Parang doon na lang ako bibili. Yeah, mag-shopping na lang ako doon. Kasi alam ko na kung ano yung mga na stores na nandun eh. So baka doon na lang ako mag-shopping. So baka ang babaguhin mo, this time, kung magka-running man ulit, mag-shopping ka na. Kasi last time, di ka nag-shopping. Hindi naman ako masyado nag-shopping. Kung pag lumalabas tayo, kayo ni Angel, di kayo bumibili. Oo, kami ni Angel. Pagkain lang ginagastos nito. Mm. Speaking of, si Kokoy, ang isa sa pinakamagastos. Hindi, pangalawa. Mga pangalawa, pangalawa. Pero curious ako. Diba, halos anim, halos anim yung luggage na inuwi mo. Ang dami mong binili. May bumili ka ng art, bumili ka ng clothes, bumili ka ng mga souvenirs. Ano yung pinakasulit or pinaka-favorite 1 year later? At yung isa, ano yung isang binili mo na rene-regret mo ngayon? Binili ko na nare-regret ko. Doon muna sa sulit siguro. Yung sa ano, isa sa pumasok sa utak ko agad nung kay Shepherd Ferry. Mm. Yung print. Yung print doon. Oo. Ganda nun. Yun, kasi nga parang hindi ko na alam kung saan magilap ng Shepherd Ferry mm-hmm. kung magkaroon man siya ng ano. So nung time na yon kung makabili man ako, ayun, katulad na may kinuha akong print ni Shepherd Ferry, kailan ba yun? Pero iba yung feeling pala na doon mismo sa... Yeah. Oo, sa eh. Mismo, kasi may kasama experience na doon sa binili mo. Wait, na-meet nyo siya, di ba? Na-meet pa. Na-meet niya. Na-meet mo? Inantay niya. Mm-hmm. Ako sabi ko, hindi na. Masaya. Pinapirman ko pa yung sapatos ko. Oh my God! Nire-regret. Meron ba? Parang wala. Wala. So happy ka so sa happy lahat sa ng binili lahat. Mo? Happy ako sa lahat. Okay. Siguro mas niregret pa na hindi yun nabili. Siguro. O oh, ano yun? Ay, ganun pa. Damit. Ay, yung mga damit. Oo, damit. Oo. Kasi nga wala ng paglagyan eh. Pero yung regret para na nabili, wala. Wala naman. Okay. Ay, meron na ako regret kahit wala ako doon. Boom. Dapat nagpabili ako ng ano, album kay Popo. Ayun, nag-hype mas mura kasi doon! Ay, nag-hype nga tayo na magkasama. By the way, si ano si Kokoy, J-Hope Bias. J-Hope. Let's go, Army! Sobrang natuwa ako, by the way, nung nalaman ko na ang mahilig ka sa mga K-pop, music. Actually, mas doon ko pa siya na-appreciate lalo. Mm-mm. Nung nalaman ko na iba pala talaga yung mundo. Yeah. Iba yung business side nila. Iba yung business side nila. K-pop. Galing. Well, before we get to the K-pop, I have one more question regarding Running Man. Curious lang ako. Pag iniisip mo, lahat ng taping natin, lahat ng games, lahat ng moments natin habang tinitape natin, kung may lilitaw na isang eksena or isang moment para sa'yo dun sa lahat ng taping natin, ano yung lilitaw? Ano yung iisipin mo? Kung aray may magpapakwento sa'yo.
Ano yung unang pumapasok sa isip? Lagi. May ma- yung, hindi ko makakalimutan, yung Sky X. Ano Sky X? ito yung pag-anon, di ba? Sino yung partner mo na? Si Seth. Dahil sobrang natakot ka? Oo, yun lang talaga. Kasi nga, kung meron man, if ever man nga, nagkaroon nga ulit ng season 2, yun yung, na-excite ako sobra kung meron man nga talaga. Pero mas, inakabano kasi feeling ko is ile-level up pa yung heights. Oh, for sure. Never, ay, super takot ka nga sa super, heights. Super. As in, nagjijello yung legs mo. Parang mahimatay ka. Nahimatay talaga ako. Hindi ko kaya. OMG. Hindi ko talaga alam mo, kaya. Next time, bago pa mangyari, kunwari, mahimatay ka na lang. Pumikit na nga ako eh. Hindi Bones, na, alam mo ba, si Kokoy, problemado yan sa running man. Takot sa heights. Hindi marunong lumangoy. Ibig sabihin nun, takot sa tubig. Diba? Tapos, ayaw mabetray. Ayun na. Kaya nasabi ko, kaya ito ko perfect sa running man. Kaya kasi hindi takot ko sa lahat. Hindi ko ma-realize kung bakit ako sinali nga dito. Hindi ko nga makakaya lahat. Actually, yun yung gusto kong ano tanungin. Kasi, the first time na napanood ko si Kokoy sa Game Boys, nasabi ko sa iyo before, kasi nung pandemic, height of the pandemic, parang nilabas niyo yun, shinoot niyo yun. And you all shot that alone, di ba? Yes. As in, so, on your own. Ganit, parang papunta ng Gento yung setup, pero lahat, ano lang, wala kaming sariling ilaw na ganito. Cellphone lang. Cellphone lang. Oh, yung first season? Mm. Yeah, kasi phone parang pandemic yun. Yung ano relationship. Online lang. Kasi never come. Zero yung ilaw? Yung ilaw namin, puro ano lang. Ano ba? Ring light. Ring light lang. So, tinitimpla kamusta lang. Yung experience yun? Alam ko medyo matagal na to, pero coming from Running Man na, ang dami mong nakakasama, on set, nakakasalamuha, ay sorry, biglang Game Boys na ginawa nyo, mag-isa ka lang, habang tinitiping mo yung mga eksena mo, ano yung parang difference nun? And kamusta yung process mo dun sa Game Boys? Kung ako ang tatanungin, kasi kung pag tinatanong ko lagi kung ano yung pinakamahirap for me na shoot, yun talaga. Kasi sa akin, kapag nag-shoot tayo, ganyan, syempre yung character, ang pinakang pagpag na kumbaga sa akin banlaw kapag umuwi ako ng bahay para makawala doon sa character, ganyan. So paano ko siya gagawin kung mismo doon ko sa bahay ginagawa, tapos doon mismo sa kwarto ko sinushoot yung mga eksena na mabibigat, magagaan. So bukod doon, yung setup din mismo, lahat, ano lang, via Zoom lang. So, pati yung pag-PD ng mismong kwarto, binago. Ah, talaga? Pag may kulang. Tapos ikaw ang mag-aayos nun. So, laking tulong din na nandun yung ate ko, yung kuya ko, lahat sila nag-a-assist. May pamangkin pa ako na nandun din sa bahay. Minsan napapatulog ng maaga kasi maingay. Hindi pwede marinig sa eksena. Tapos kailangan mag-sync din yung batuhan namin lines sa Zoom. Kasi habang nandito yung camera mismo, kasi direct mismo sa lente nakatingin eh, hindi naman sa Zoom. Kailangan mag-sync din na, kasi yung tinatry nila na... Yung throw lines yun. Oo, hindi lang basta sa edit, kasi minsan mahirap din mapagkabit. So, parang ganun yung treatment niya. Ah, so tinitape nyo ba na pareho kayong naka-record? Oh my God. Ganun siya. Pero at least bawal sumapaw yung audio from Zoom dun sa... Nagro-roll na camera. So, nag-aantay pa kayo? Parang may ilang seconds pause bago pa sumagot bago, dun sa kausap? Eh, minsan may delay yung Zoom dahil na internet sa amin. Biglang, biglang, so, cut muna, ano muna, ganyan. Kasi, umiiyak ka, paano? Oo, may ganun. May ganun talaga. May ganun talaga. As ang pinakamahirap dun yung time na may moving na, as in, syempre, ang phone naman, pag nag-focus, humihinga pa rin yan. Lalo pa nagbago yung ilaw. As in, paulit-ulit, since, isang one long take yung gusto na treatment ni Derek para makuha yung yung tension, lahat. Yeah. Ulit-ulit, as in, ulit-ulit lahat. So, kailangan memorizations ng... Parang grabe. Play, kumbaga. Parang play, oo. Oh, parang play. Oh. Pero ang galing, si Elijah, di ba? Elijah. So, kamusta? Kasi ano eh, from digital, completely digital, eventually, nagkita kayo in person. Pero paano yung naging shift ng dynamic niyong dalawa? Kasi may iba eh. Parang na-feel mo rin ba na parang in character na ako nito kasi parang finally nakita ko siya in person. Oh, ano yun, parang una kasi namin kita rin talaga yon nung pandemic, nung nagkita kami sa scene. Parang pop towards the end rin nung season 1. Pero ako, may kaba rin ako na parang paano kaya yung mangyayari since nakikita rin kami, nakita kami sa swab. Ano, hindi pa swab nun yung ano pa lang, anong tawag doon? Yung pinipirik ka. Oo, may ganun pa. Tapos hinot siya sa, dito sa may Pasig. Ano ba yun? Sa may, somewhere sa Pasig. Yeah. So, kabado rin ako na kung paano yung magiging approach ko.
Yeah, so laking bagay na inalalayan kami ni Direk Ivan, nung mismong director namin, tsaka nung mismong prod na ganito lang yung feels na isipin niyo, deserve talaga na tong dalawang character na to na magkita, may ganyan. Magaling. Actually, nung ano, nung unang pinitch sa kanya yung Running Man, tapos sinabi nga na kayo magkakasama. As in, binida talaga kita kay Mikael. Sabi ko, Kokoy is such a good actor. As in, gumanon na ako sa kanya. Tapos kunento sa akin yung mga Game Boys, and mga ganun. Yeah. So, ayun nga, nakwento ko nga kay Mikael na sobrang kilala kita bilang dramatic actor. So, nung sinabi niya sa akin na, oh, si Kokoy magbabubblegang. Sabi ko, talaga? Nagulat ako kasi alam ko talaga dramatic actor ka. Mm-hmm. So, parang, kamusta yun? Kasi iba-iba yung, I guess, yung tag sa'yo ng mga tao na dramatic actor, ngayon comedy, tapos may variety. Badero. At curious ako kung ikaw bakit... Ikaw ba nagtag sa sarili mo? Hindi ko rin natanong to, bakit biglang naipasok ka doon sa bubble gang? Pero coming from Game Boys ka naman, nakilala ka talaga dahil doon sa mga Game Boys, sa mga BL, sa mga BL shows na nagawa mo. Mm. So curious ako, bakit biglang pinasok ka doon? Actually, yan yung never ko talagang na-imagine na mapupunta ako sa... Comedy. Nagsimula yan nung parang tapos na yung sunod namin, Game Boys lahat. Nagkaroon ako ng ibang projects din sa TV, sa mainstream, pero mas drama pa rin, sa drama side pa rin. Pero nung pumasok ako sa GMA, nag-start ako sa Pipito Manaloto. Okay. As young Patrick. So, guesting, parang guesting lang to? Hindi, as in buong season. The show. Yung unang kwento. Okay. So, buong season. Tapos ang young Pipito, si Seth. Mm-hmm. Ay, tama. Ah, kaya kayo naging close ni Seth. Okay. Tapos nung nandun na ako, sabi ko talaga, nung nag-audition din ako for Pipito. Ay, okay. Via Zoom. Tapos ang sabi ko lang talaga nun, sinasabi ko mismo sa mga boss dun mismo sa akin, hindi po talaga siya ako marunong magpatawa, hindi po komedyante. Kung meron man akong humor na ganun, hindi po pang TV, bastos po yung alam ko. Tapos lahat sila, anong-ano sila na parang, hindi ganyan kasi may script naman, ganyan. Sige po, tatry ko po, ganyan. Tapos eventually, natanggap ako. So medyo may ano na ako, wala pa ano to? Wala akong idea. Oo, oh, kinuha ka na eh. Oo, nandun na ako, wala ng atraso. Oo. Oh. So kinakausap ko yung idea first, yung nagmamanage siya kami before yung nag-shot, nag-ano rin ng Game Boys. Kaya mo yan, may script naman. So sabi ko, gay, laban, wala na akong magagawa din eh. Tapos si Seth yung isa sa nagsasabi sa akin na, hindi, basta ganito lang yan. Nasa script naman ikaw na mismo yung magbibigay buwan. Eh, aktor ka naman kaya. Yeah. Sige. Tapos, nung napipipito ko, kinukuha ko ng bubblegum mag-guest. Oo, kasi syempre, halos pareho lang naman yung prod niyan eh. So, dalong kinaba kasi gags na yon. Iba na yon lalo. Yes. So, paano to? Parang daming comedy. So, feeling ko, baka marunong ako. Baka may nakikita sila. Yung muna naisip. Oo. Okay, baka meron. Oo. So, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit napunta ako sa linya. Go lang ng go. Oo, go lang ako ng go. Pero, yun nga, ako naman, hanggat merong blessing sa dumarating, grab lang ako ng grab. Feeling ko dahil magaling ka talagang actor, kaya nagka-click talaga. Favorite ko sa Bubble Gang, yung ginawa niyo ni Seth. Yung best friends. Yung dalawa kami. Oh. Grabe. Ilang beses ko inulit yun. Paulit-ulit. Sinend ko sa lahat ng kaibigan ko, watch this. Who does this remind you of? As in, may ganun siyang factor para sa akin. So, I love it. Okay, wait. Taka lang. Ito, curious ako dito. So, I realized na tayong tatlo. So, galing kang drama, heavy drama, Bones. You were also started with the teleseries, and then nag-beauty queen ka. Ako, sa drama rin ako nagsimula. Yeah. Pero lahat tayo, nag-comedy na rin at a certain point. And parang yung talagang comedy talaga. Mm-hmm. So, curious ako for you, dun sa proseso mo nga, yun nga, serious ka dun sa, ano mo sa proseso mo may naiiba ba pag pumapasok kasi sa project na alam mo, okay, mas drama to, o ito naman, mas comedy. May nagbabago ba dun sa proseso mo, or may mga techniques ka bang na na-develop? Curious lang ako. Or same lang? Ganda nun ah. Actually, ako, laking bagay na nag-comedy ako. Kasi, lalo na sa Bubble Gang, kasi... Nasusubukan kong mag-portray ng iba't ibang klaseng tao sa isang show na malaking bagay for me kapag may binibigay sa aking role sa drama side, like sa pelikula, ganyan. Pero, ang mahirap dun is yung kung paano ko siya masusustain the whole time na since sanay ako na parang kada cut, iba na naman. So, yung proseso siguro mas... Depende pa rin to sa magiging character tsaka makakasama ko na aktor.
and director mismo, since iba rin kasi talaga kapag ka isang buong show na isang karakter ka lang eh. Parang ang hirap bumitaw kagad na paglalagay mo mismo sa utak mo na ikaw to. Since buong kumbaga proyekto siya na yun lang yung gagawin mo. Ulit, regardless kung drama man or comedy. Meron bang role na hindi mo pa nagagawa na parang dream role kumbaga? So, pag ganyan tinatanong sa akin, actually marami, hindi ko lang maisa-isa. Siguro before yung kapag may something na yung physical mismo na babaguhin sa akin, yeah. Hindi ko man ma-point out kung ano yun. Siguro yung talagang pati pananalita. Mm. Siguro doon ako na challenge kapag malayong-malayo sa akin yung character. Ay, yung character. Yeah. Oo. Pero iba rin pala pag masyadong malapit. Ngayon ko lang na-realize. Pag masyadong malapit sa akin yung character, iba rin yung hirap. Yeah. Yung Game Boys kasi parang parang dinikit din sa akin yung role ko dun eh. Sa normal personality. Oo, ang hirap din pala. Oo, iba rin. Yeah. Bakit? Curious ako, kaya ano yung nararamdaman mo dun? Kapag ka parang, mas malapit? Oo, pag mas malapit yung character. Kailangan ko rin bigyan siguro ng something na maiba. Like nuance at least dun sa character na... Hindi si Coco yan eh. Yeah. Parang may... Hindi mo buhay yung character. Oo. Parang kumalas rin yung audience dun sa... Ay, dito si Coco. Oo. Yung character na to. Parang nung binasa ko ngayon, sabi ko, parang ako to. Pero parang hirap naman. Siyempre kapag may mga interviews din na tinatanong kung anong kaibahan, sabi ko, actually, siguro mas... Baka mas malandi lang siguro yung character na to. Sabi ko, may mga ganun ako sinasabi. Iba rin pala yung hirap kapag mas malapit din sa yung... Gets so, yan. Dahil sa sinabi mo, yung character mo mas malandi, so malandi ka. Magsalita. Siguro. I mean, makapag-alag. Gusto ko yung ano. Okay. May gano'n naman. Eh kasi, kapag ako yung sinasabi, tingin sa akin, lagi malandi ako eh. So ako, hindi ko naman sa pinaninindigan, sa akin lang. Siguro malandi lang ako tignan, hindi naman ako malandi. May galaw lang, may galaw lang. Yung mga bombastic side eye mo kasi eh. Akala nila nag-ano ka. Parang pupuwi lang. Siguro, may ganun lang talagang ano sa akin. Tingin lang talaga. Pero ako, share ko lang to ah. So, yun niya. Ako rin, from drama, I went comedy. Mm-mm. Bubble gang din. Yung yeah, first foray ko into comedy. Para sa akin, kunento ko na to sa'yo, Bonza. Yeah. Yung isang parang learning na sobrang pinangahawakan ko talaga from my bubble gang experience is the fact na, aside from the fact na ang dami mong kailangan ng gampanan ng characters in one day, yung makita mo lang yung creativity ng mga kasama mo. Mm-hmm. Kuya Bitoy. Sa totoo lang, during that time, si Tonying, si Pao, si Dos, si Sef, everyone na, grabe sila maglaro. Mm-hmm. And syempre, coming from drama, hindi ka pwedeng maglaro masyado. Uh-huh. Especially nung nagsa-start ako, kasi parang, hindi, ito yung character mo, ito yung gagawin mo, ito yung script mo, very safe, at takot pa eh. Mm-hmm. Diba? Ayaw mo muna mag-experiment. Pero dun sa Bubblegum, parang playground talaga. Mm-hmm. At para sa akin, yun talaga yung project na nagbigay sa akin ng confidence na pwede pala talaga maglaro. Yeah. At from there, dun ko kinuha yung parang exercise na yun at dinadala ko na sa drama. At alam mo to, Bones, since nagsama na tayo sa mga teleserye, talagang linalaro ko yung ad-libs, yung nuances, yung physicality. Kaya tuwang-tuwa na ako mag-drama dahil sa comedy. So yun lang, gusto ko lang i-share yun kasi ang laking bagay nun. Kasi grabe sila eh, no? Mm-hmm. Ito yung script. Pagpasok mo dun sa set, magsisketch ka. Sabi ko, nag-script pa tayo. Curious ako, kung papipiliin ka, anong genre yung mas gusto mong i-explore? Is it dramatic acting, comedy, variety? Kasi ngayon, nag-iibig ka din. Siguro yung... Iba rin kasi kapag... Ako kasi hindi ko naman masasabi na lahat alam ko na sa comedy eh. So, every time na may taping ang Bubble Gang, dami ko pa rin natututunan, dami ko pa rin napipick up eh. Yeah. May ganun eh. So, ako siguro sa ngayon, happy ako na nagko-comedy ako. Pero at the same time, namimiss ko rin mag-drama since dun din naman ako nanggaling. Siguro rom-com na lang. What? Rom-com na! Ikaw ba nag-rom? Nag-rom-com ka ba? Nag-rom-com na ako before. Pero yung project ko na yun sa TV5. As in, bago ako mag-7. Sana magka-show tayo together, no? Tayong tatlo. Oo, actually, nakakatawa nga. Yung parang, alam mo yung drama serie, pero may pitik ng comedy. Mm-hmm. Naisip ko, sobrang nakakatawa yun kung yung runners yung magkakasama.
Sobra. Isipin mo, may dramatic conversation kami nila, Angel at Lex. Oh my God! Alam, parang nakakagulat rin as an audience member, di ba? So parang baka drama, pero may pagkakampi na nakakatawa. Di ba, kakala ng audience, niloloko nyo sila. Hindi, pero yun nga yung vibe. Para sa akin, special yun eh, kasi hindi mo makakuha yung feeling din sa kahit anong grupo eh. Mm. May specific grupo lang na may ipagsasama mo, na dun mo makakuha yung vibe na yun. Oh, na sige. Parang, tayo na lang gumawa. Oh, sige, sige. Gawa tayo isang eksena, diba? Why not? Why not, diba? Okay, but anyway, wait. Curious ako dito. So sabi nga ni Kokoy, yung okay nga kay Kokoy is that I learned na seryoso talaga siya dun sa mga craft, sa craft niya. Mm-hmm. Especially when it comes to acting, yung drama, sobrang na-appreciate ko yun. Curious lang ako, dun sa comedy, ma-adlib ka ba? Kasi never pa tayo nagka-comedy together eh. So, hindi ko alam eh. Mm-hmm. Ma-adlib ka ba? Komportable ka bang nag-adlib? At parang pinapractice mo rin ba yun? Oh, ma-adlib din ako. Siguro, yun yung sobrang hirap din pala na nalaman ko nung nag-comedy ako, yung timing. Okay. Minsan, pag may pumasok sa akin na gusto kong i-adlib, pero biglang may, syempre banter pa rin. Minsan, pag hindi ko agad na ipasok, siguro, hindi ko na ipipilit. Yeah. Okay. Kahit, so pina-practice ko siya every time kahit hindi sa nag-take kahit sa normal conversation. Tinatry ko kung nag-work ba siya. Yeah. So if ever man na magkaroon ako ng sketch na medyo lapit dun sa ginawa ko na gagawin ko na yon, baka pwedeng pasok. Interesting 'yun ah. May ganun. Siguro natutunan ko rin 'yan with Seth and Buboy. Depende kasi humor pa rin ng ano eh, ang pinagkaiba pa rin, hindi big sabihin na nasa comedy itong ganito, pare-pareho na kayo. Magkakaiba pa rin naman talaga eh. Yun yung laking bagay din na magkakaiba rin tayo siguro ng humor kapag nandun. So may napipick up ako. At the same time, ako syempre, nagbibigay din ako. May ganung nangyayaring rapport din na natutuwa ako sa comedy. Okay. Oy, dahil dyan, may follow-up ako dyan. Okay. So, dramatic actor nga. Serious about acting. Ang dami yung napulot dun sa comedy. Yun nga, in-explore mo yung ad-libbing, timings, yung pasok, kahit pa paano. Kailangan humor pa rin yung endpoint mo doon. Kukonnect ko yan sa hosting. Kasi sa Running Man, ikaw ang may pinakamaikling script sa buong season. So, kwento ko lang, Bones, okay? Okay. So, buong season ng Running Man, tinatranslate yun, tinatranscribe yun. Mm. So, obviously, si Buboy, pinakamakapal yung book. Okay, sunod na siguro ako at si Boss G. Okay. Pero yung pinakamanipis na file, kay Kokoy. Kasi walang sinasabi pag nandun kami. Nagpapakute, nagpapakita ng dimple. Pero all of a sudden, nasa EB na siya. Oo. Okay? And then, kaya ako tinanong yung ad-lib. Kasi kahit pa paano, yung hosting has that element also. Yeah. Pero the problem is, hindi ka makakatago sa isang character. Mm-hmm. Ikaw yung nandun eh, front and center. Hindi, tsaka yung Running Man, may pagka-hosting din siya eh. May kasi pagka. Oh, you're narrating your experience. Oo. So curious lang ako, anong feelings mo sa hosting ngayon? Yan ang, ano, ito share ko lang din. Nung nag-start ako ma-expose sa industriya, and yan yung never kung na-imagine na mapapasok din ako sa yun yung alam kong weakness ko. Okay. Yung pagsasalita sa harap ng tao. Kasi may audience eh. I mean, iba kasi yung pag umaarte ka, sumasayaw ka. Pero pag hosting na mismo, parang mayroong kang sinusundang, may program, parang yes. at least may ganun talaga na flow. So ako, nung pinaparagyan namin yung Running Man, sabi ko, siguro yung kaba, yun yung di ko maalis sa isip ko na alam kong since first time din natin nun sa Running Man, tas ako mismo pagka ganun, ayokong mag-banter kagad ng something na hindi ako sure. Yeah. Or minsan sure ako, pero huwag na lang. Kasi ang dami naman nagsasalita. Tapos itong napunta ako sa EB, kabado ako sobrang. Ay, okay. Wow. Go. Kaya tapos, hindi ko to alam. Hindi ko alam yung momentum to. Kasi biglang sabi ko kay Migoy, si Migoy, under natin. Nung pumasok ako, as in yung first day mismo nitong bagong Itbulaga, ang nakalagay lang sa ano, sabi ko, sayo lang ako, Goya. Opening lang ako. Uh-uh. O, sige. After nung live na yon, nag-inquire ka agad kung pwede na daw akong ganito-ganyan sa host. Agoy, kasi ganito-ganyan eh. Ang sa akin lang, syempre na. Hindi nga, ano. Hindi ako, ano, kasi kinakabahan ako. Sabi ko, kinakabahan ako magsalita. Bakit? Kaya mo naman yan. Ganyan. Ewan ko, kasi nakikita ko may mic. Ewan ko, yun yung nalaman ko sa sarili ko. Kapag ka nagsasalita ng may mic, as in, mas kabado ka. Kesa sa may lapel. Oo.
kaya ko pag nawawala lang dahil dun sa ano na yun, tapos, elementong yun. Tapos may prompter, iba yung feeling. Bigyan feeling ng okay. Mic to, bigyan ng mic, dali. Feeling ko, as in, sabi okay, ko rin okay. Talaga, kahit Paul, ano nito nga nakarana naman, sabi ko, in, siguro yung nagiging training, ano ko rin yung EB ngayon na para yeah. mas mag-loosen up lang lahat. Maging komportable. Maging komportable. Kasi nga, kung isipin ko, para lang din naman akong nagbablog, para lang din akong dali nga, may binabasa ka na nga lang din. Pero ewan ko, once may mic na ako, tapos nandiyan na yung prompter, tapos ewan ko, kinakabahan. Minsan nagpa-freeze up ka. Oo, may ganun akong feeling. Pero since, eto nga, siguro napapractice din, kinakaya naman. Lumuluwag na. Kahit papaano, pero hindi ko pa masasabing 100% na... Okay, pero getting there. Yeah, yeah. Yeah, and, boy. Keep curious talaga ako dun eh. Baka bigyan niyo ako ng tips. Alam mo, the fact that ginagawa mo siya parate, matututo ka na dun eh. Andun, practice lang talaga. Kasi ako naman, chika ko lang naman na kung ikaw yung insecurity mo yung hosting, ako insecurity ko yung comedy. Kasi feeling ko, hindi ko nahihit yung marks at feeling ko sa sobrang nervyos ko, wali. As in, super wali. Pinapaunganahan ko. So, gets kita sa point na yun na, hosting? Ano, hindi ko kaya. Ganun ako sa comedy. Iba-iba tayo. Ako naman, kasi nag-start ako na olats talaga. Zero talaga. Wala naman ko alam. Sabi mo nga. Hindi ako marunong. Yun, sinasinakwento ko na ito sa'yo. Yung hindi ako marunong kumanta, sumaya, umarte, whatever. Go lang ng go. Wala akong pakialam. Basta andito ako, kikita ako ng pera. Ang gagalingan ko, madadapa ako lagi. Pero kahit madapa ako 100 times, tatayo pa rin o, babangon pa rin ako. So, yun lang lagi yung mindset ko. Wala siyang ganong factor. Wala akong ganong factor, no, na parang... Kaba or takot, fact. Di, para sa akin, go lang. Kasi nag-start naman ako from the bottom talaga, na parang wala talagang alam na kahit yung mga 10-year-olds dun sa tabi ko, mas magaling sa akin. Sabi ko, okay lang kahit anong gawin ko kasi wala naman. There's no going lower than this, eh. Rock bottom na yun. Start ako sa rock bottom. So, in fairness, nakakatuwa kasi pag iniisip ko yun, yung confidence ko nanggaling dahil rock bottom ako. parang weird, pero yun talaga, dun talaga nanggaling. Yun yung pinamuhugutan mo lagi. Pero natutuwa ako dun, Koy, kasi para sa akin, especially the runners, since biased ako sa inyo, sobrang confident talaga ako sa runners. Na, ang grabe yung talent. Lahat. Hindi lang ikaw, lahat ng runners. Sobrang yun lang nagkaal yung runners. Oo. Para sa akin, kailangan lang talaga ng opportunity. So, yun nga yung parang nag-iibig ka na. Sabi ko, okay, matututo tong si Kokoy for sure. Kasi, di ba, pag-trinay mo lang siya, luluwag naman. Hindi instant. Minsan, matagal. Siya, ako taon nga, bago nawala eh, di ba? Pero luluwag naman eh. Tapos gagaan, tapos magiging friends mo pa yung mga kasama mo. Tapos siguro yun din yung ano, eventually, kasi dati nagsimula ako yung pag-ako ng mic, ang lapit sa ragan yan. Rapper yarn? Rapper yarn? Oo, papuntang rapper, man! As in, siguro ganun talaga. Every time na salang yan, may matututunan ka. Tapos, huwag na magmatali! Ginaganon ko yung sarili ko pag pinapanood ko after ng live. Ayun, siguro laking bagay na pinapanood ko rin yung sarili ko na... Malaking tulong talaga yun. But moving aside from yung mga insecurities natin and all of that, sobrang natutuwa ako sa dynamic nyo. Balikan natin, Running Man. Sobrang natutuwa ako sa dynamic yung runners. Kasi si Mikael, kung hindi mo alam, ay solo player to. Sa game, sa life, buti nga, meron siyang kapartner para matulungan siya sa solo leveling, kumbaga. Pero solo player talaga yung datingan nito. And nung nakasama niya kayo sa Running Man, sabi niya, ang saya pala na may kaparty ka, na may ka-team ka, may ka-grupo ka. Tapos na-feel niya yung iba yung vibe talaga nung nakasama niya kayo. At lagi niya kayong binibida sa akin. Sobra. Love na love niya ang mga runners. Running Man, iba talaga. Alam mo, curious ako dun sa hosting, acting, and comedy. Kasi, obviously, in a year and a half, or mga 2 years, from just dramatic acting, all of a sudden, comedy, variety, hosting. Dancing, hosting. Lahat to biglang naging available sa'yo eh. So, at 25 na. At 25 years old, all of a sudden, in 2 years, ang bilis na lumawak yung paningin mo. True! Totoo. Pero sarap, di ba? Overwhelming, na masarap, iba. Na nakaka-excite, na nakakaba. So, curious ako, syempre, 100% sure din ako, nagbago rin yung iniisip mo kung
saan ako papunta? Ano yung gusto kong simutin talaga dito? So curious ako, kamusta ka na ngayon in terms of that question? Parang ano yung gusto mo ma-explore? Ano yung feeling mo gusto mong puntahan? Let's say 5-10 years from now, in GMA or out of GMA, sa social media, ano yung mga naiisip mo na ngayon? Parang, uy, ito yung gusto kong gawin. Siguro mas nandun ako sa point kaya na ina-enjoy ko yung comedy sa ngayon. Mm-mm. Pero at the same time, never pumasok sa isip ko na titigil ako sa ganitong klaseng field na ginagawa ko. Uh-oh. Since siguro ang sa akin talaga is mas ginagawa ko yung gusto ko, yung pag-arte, yung pagsayaw, yung pag-hosting sa ngayon, na tinatry ko pa rin yung best ko. Pero at the same time, siguro gusto ko rin mag-put up ng business pag tagal-tagal. Hey. Hindi ko masabi sa ngayon kung ano man yon. At kung ano may mga darating, siguro. Sobrang go lang ako ng go. Since yun yung lagi ko lang din na naririnig din sa inyo na feeling ko, since kayo nga parang sa tagal nyo na rin sa industriya na ngayon nag-i-enjoy din kayo, yun lang din yung gusto kong mangyari. Na kung ano may opportunities na hanggat meron, go na. Kasi hindi naman natin masabing kung hanggang kailan lang din talaga. Oo, basta pumapasok yung opportunity, di ba? Kukunin lang natin. Never ko nga naisip na mapupunta ako sa ganitong klaseng... Di ba? At hindi lahat, pag tinitingnan mo nga yung mga kasama mo, yung mga colleagues mo, biglang isipin mo, ang dami ko ko palang opportunity. Yung iba, hindi available sa kanila yung ginagawa ko. Hindi porket kay edad mo, kapeg mo. Nag-start kayo together. Yun, naramdaman ko yun early on. Especially nung iba-iba yung mga ginagawa ko. Like, nag-teleserye ako, nag-hosting ako sa news. Naisip ko agad yun. Kaya ako na-appreciate. At talagang parang sinabi ko, kukunin ko talaga lahat ng opportunity na dumating. Kasi hindi ito nakakarating sa lahat ng tao. Sabi ko, parang susulitin ko. Sayang naman. Yeah. At saka siguro yun, adapt lang din talaga. Adapt lang ako talaga sa ang alam kong feeling ko mag-work sa akin. Na, syempre, bigay din. Yun lang naman lagi. Give lang ng give. Oo. Mas yun lang din talaga. At syempre, hanggat bata, natutunan ko talaga, kapag may time, pahinga, bakasyon, mag-travel, yun yung... Enjoy your hard work. Hindi naman puro, puro trabaho din, syempre. Yun yung lagi kong nilalagay sa utak ko nung nakilala ko kayo. Parang kailangan mo rin kami i-remind ulit. Ngayon na lang naman ulit kayo, ganyan. Okay lang yan. Non-stop All work, no play kami Yun yung point ko na sinasabi sa sarili ko pag nakikita. Grabe, no? Yung itong mag-asawa na ito, sinasabi ko rin sa amin. Ito yung goals, no? Ito yung... Kasi hindi alam ng iba na, syempre, ang nakikita nyo sa social media is yung ganda. Pero hindi nyo rin syempre alam na may mga pinagdadaanan din. Hindi man ganun kalaki, maliit. Meron pa rin. Mm-hmm. Pero, ito kasi yung dalawang to, kilala ko sila. Ito sila What you see is what you get. Transparent eh. Yun lang yung sobrang na-appreciate ko. True. Okay, so moving on from Running Man, moving on from showbiz, the work. Yes. Doon na tayo kay Kokoy mismo at yung mga hilig niya. Yeah. Which alam na natin kung ano yung mga to. Diba? Siyempre, yung sayo, andun naman rin. Pero yung sneakers, coffee, fashion, art, coffee. So, ito siguro yung parang nagiging hobbies mo. To a certain extent, ito rin yung nagiging motivation mo. Lalo na yung sneakers, di ba? Aminin na natin, malaki yung gastos natin sa sneakers. Kasi ito yung type na talaga natin. Sa fashion din, di ba? Yung mga bagay na binibili natin. So, para sa akin, paano, nasaan yung mga fashion and sneakers dun sa priorities mo ngayon? Kasi sa diba parang nag-iipon ka, so para sa'yo, yun ba yung number one priority na, okay, gusto ko lang na parang makabili ng ganito. Siyempre, may goals tayo eh, di ba? So dun sa priorities mo, ano yung pinaka-priority mo ngayon? At saan lumulugar yung mga fashion and sneakers? Alam mo, nagulat ako ka, parang from, hindi naman number one before. Pero from nandun siya before, parang hindi naman sa buo, pero nag... Ano muna, kumbaga nag-hold. It's not a high priority now. Sa ngayon. Hindi katulad nung first time na nagpunta tayo sa Korea na nababaliw ako. Sobrang nabaliw ka. Left and right, sneakers. Pero nandun pa rin, syempre. Hilig ko pa rin. Nagbibili pa rin ako. Pero hindi na yung tipong every releases na kumukuha ako or at least kailangan meron ako nito. Mas ano lang, siguro ngayon, mas nagsisave lang din ako dun sa mga bagay na... Kung halimbawa, sapatos man,
mas may gusto ako na ito na lang siguro. So nagbebenta rin ako ngayon. Mas pili ka na. Mas pili na lang talaga siguro, hindi yung mas marami, mas quality kesa quantity na lang ako ngayon. Kasi ang hirap din talaga mag-store ng kasi the more na mas bumibili ka, mas marami yung kailangan mong alagaan. So, pag mas marami, kailangan naka-aircon, naka-humidifier. Mm-hmm. So, technically, laki din ang gasto ng kuryente. Tama. True. Oh my God, din eh. Nag-aircon 24/7 ka ba sa sneakers mo? Trinay pag mo? Nasa Cavite ako, oo. Oh. Ah, kasi umiinit talaga. Umiinit talaga. Uh-huh. Pero hanggat maaari, pag wala ako doon, pinapabuhay ko parang at least ilang oras. Yes, tama. Tapos tama yung naman humidifier yun, eh. Para yeah. lang mas ano. Mas ano lang siguro ngayon, mas nag-iisip na ako kung kailan ako bibili. Uy, deserve ko ba ito? Bili nga ako. Parang mas gano'n na. Okay. So, ano ba yung number one mong pinag-iipunan ngayon? Ano ma nasa high priority list mo ngayon? Siguro gusto ko talaga makabili ng lupa. Mas yun. Sa Cavite? Hindi na siguro. Kasi since... Ah, talaga? Ayaw hindi kasi may... Saan mo na gusto? May... Doon na ka talaga yun. Doon yung bahay yeah. namin. Okay. Eh. Para maiba naman. Ang goal ko sana doon sa province namin, sa Quezon. Kung meron man, pero somewhere sa Quezon, ganyan, para nandun pa rin sa probinsya namin. Sarap. Iba talaga pag ano eh, pag meron kang place dun sa probinsya mo talaga. Kasi kami ngayon, pag umuwi kami sa probinsya, lagi pa rin kami nag-hotel. Ganyan. Ah, talaga? Oo eh, kasi yung bahay din ng lola ko dun, hindi na rin ubra kasi maliit din. Ang dami namin. Oo, dami nyo na. So yun, mas yun muna sa ngayon. Tapos sinatapos ko yung chikot ko. Ilang buwan na lang, at least bayad na, bawas na rin sa monthly. Yun lang, mas siguro dahil siguro nagmamature, ewan ko. May ganung... Hindi, nagbabago talaga. Seasonal. Baka nga, biglang bumalik ka parang after a few years, nangyayari rin. Hindi mo masabi. Baka lang. Baka may ganun lang talaga akong ano ngayon. Preparing. Na first time. For the longest time na sobrang, gusto ko sa parang. Yung every time na mapapahinga ko, bili ako naman. Kahit sa mga clutch bag mo. Uy, may ganda. Hindi ko to kailangan. Bibiling ko to. So, relax ka na kahit sa mga clutch bag mo. Relax. Lahat. Basta fashion in general, sneakers in general. Oh, hindi muna ako ano. Pero, hindi na may ibig sabihin hindi na ako umibili. Siguro pag mas meron lang, kailangan ko to. Magagamit ko to ng medyo matagal-tagal. Mas ganun. Kailangan ano, total price divided by the number of days na gagamitin mo. Oo. Natin kung sulit ba talaga? Hindi yung tipong magkaroon lang. Tama. Ay. Oh, do you have any more questions? Last na ako. So ako, we ran through that one. Ako last lang ako. Curious ako, social media, alam mo, for whatever reason, pinupush ko lagi sa mga runners. Mm-mm. Pinupush ko dahil, grabe talagang opportunity ng social media. Yes. So, saan ka ngayon sa social media game mo? Or may plano ka ba dyan sa social media game mo ngayon? Actually, ngayon, yung YouTube ko, hindi muna ako ulit nag-ano. Since naging busy din malala itong mga... Oo, EB, ito na. Oo, pero like, TikTok, ganyan. Tinatry ko na at least hanggat maaari. Kasi ang dami rin pumapasok na... opportunities din sa TikTok eh. Yes! Lagi ko nakikita lang. Yung mga dance TikToks mo. Oo, ganun. Tapos Instagram, tinatali ko pa rin yung feed na kahit papano, ito yung mga hilig ko, ito yung mga ginagawa ko pa rin. Mm-hmm. Stories, ganyan. Mm-hmm. Push pa rin. Kasi nga, tumatak din talaga sa akin yung sinasabi niyo na iba rin yung mga opportunities na pupasok sa social media. Kasi hindi ko siya pinapatulog hanggat maaari. As in, go lang din. Sa awa ng Diyos mo yung dami. Dami talaga. Oh. Lalo na ito, dami yung nag-bubble gang ka, EB. Pag daily, iba rin yung show eh. Yeah. Actually, bago ko pumunta dito, habang nag-drive akong ganyan, nagsisend ako ng ano ko, insights ko. Ay! Inukuha sa akin kasi inaarap mo daw ng clients. Okay. So, para sa mga ano, ad agencies or marketing managers na nanonood ng podcast namin, just inquire for Kokoy, Bones, and Fofo. Matik na yan. We'll send our insights. Nag-usapan nga tayo mamaya. Nabulong ko na kay Kokoy. Okay. Yan. Goods. Diba? Diba? Ano yung cup? Alam mo na. Check ko lang yung oras. Check lang. check lang. And actually, yun. Watch. Siguro, mas ano ako ngayon. Nagulat ako. Ah, talaga? Kung halimbawa sa fashion, yun yung, halimbawa, pananamit ganyan. Parang yun sa watch ako medyo. Saan galing yun? Ano yung kwenta dun? Bakit niya ba watch? Sino mo nakausap ka ba? For sure may na ano, may nag-influence sa'yo niyan. For sure, oo, kasi wala naman. Ganun naman lagi. Mga kabubbles mo siguro. Well, isa si Royce, si Seth. Okay. Mahilig sila sa watch. Pero, ewan ko, siguro dahil research din na parang nakikita ko rin na may iba rin yung value. Mas doon pa rin ako eh. Sa value, kaya siguro naging
ano ko rin. Tsaka ano pala, vinyl. Yeah. Ah! Uy, meron kaming player. Ah, talaga? Ano, turntable? Oo, oh, pakita namin siya mamaya. Pakita namin. Yun, mas yun. Yun. Siguro pa iba, baka sa iso na lang talaga. Nawala sa iso ko. Yeah, yeah. I love it, I love it. Alright, this is the Red Shots with Kokoy. Dun, dun, dun. Nanaamoy ko ah. Iba okay. No? Lakas, no? Lakas. So, meron tayong tatlong questions na ibabato sa'yo. Kung masagot mo ang tanong, isa sa amin ang iinom. Pero kung hindi mo masagot ang tanong, ako ang iinom. Ikaw ang iinom ng shot. Asim ng amoy. Ako na amoy. Medyo mukha siyang deadly, pwede, pero... Pwede ba kung ano, saluhin ni, ano, ni Soba? Pag ano? Siyempre, hindi. Ay, hindi. Baka mamatay yan. Baka ma-accidente kung bata. Okay lang, no? Ikaw yung sasalo sa akin, no? Ano, oh, Soba? Ba? Dito ka na kay Kokoy. Dito ka na. Ikaw sasalo sa akin? And then, and then. Oh, sige na lang, sige na. Anyways. Go, go, go. Ang unang tanong ko dito sa Red Shots ay... Sa Running Man cast... Kumuha. Sa Running Man cast, kung may papalitan ka man, sino yun? Oh my God! Grabe yun! Hindi ako ready. Hindi ko alam yung mga questions. Kahit ako nagulat eh. Ito mo yun? Grabe yun! Grabe yun! Ay, uminom ka! Grabe! Ah, ang mga tanong ko! Para mapainom ko si Kokoy ng shot. Grabe! Grabe yun, hindi ako ready. Hindi, pero na. Para pag hindi ko nas, pag nasagot ko. Kami iinom. Ah, oo. Oh. Ah, dalawa kayong iinom? Hindi, isa, hindi, isa sa amin. Ah. Gusto ko kayong uminom eh. Ano? Kailangan mo, sagutin mo. Ako, nagulat ako eh. Sino papalitan mo at bakit? Ah. Bawal mo sabihin sarili mo. Uunahan kita. Kala niya, madidiscarte. Ano niya eh. Napopo na. Nag-iba yung mabubig na. Nag-iba yung pwesto niya. Kasing pula na ni Coco yung mga shots natin dito sa harap. Grabe, Bones. Di ako ready dun ah. Kahit ako, nagulat eh. Ay, mahala ka. Wala ko papalitan, siyempre. So, inom ako? Oo, inom ka! Inom, inom, inom. Pare-pareho lang ba ito? Walang alam. Iba-iba. Iba-iba, pero... start ka doon. Oh, iba-iba itong mga shot. Hindi, hindi. Pero walang alak ito. Walang alak yung mga shot natin. Ito, ito talaga. Yeah. Parang masarap yun. Hindi eh. Hindi, hindi masarap. Diyan yung start eh. Pwede mo naman sagutin. Pwede mo sagutin. Tapos issue na lang, no? Para... Oo, oh, naman. Issue na lang, para di at least may title na, may title na kami sa video namin. Si Coco, gusto mong palitan si Keme. Pwede rin, no? Pwede. Ah. Tapos kailangan ding sasabihin ko siya na ipapalit? Hindi naman. Hindi naman. Kung bakit mo lang gusto mong palitan. Ah. Pero pwede natin idagdag. Pwede, mo, pwede rin idagdag. Ay nako, lalo nang pinaano yung buhay. Ito, 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 ito. Ay, wag! Daba? Ang sarap. Sarap. Oh, sarap, diba? Diba? Oh. Sarap pala, hindi sumagot eh. Yung kasunod, parang hindi ko... Parang ako yung... Alam mo, na-curious ako dito sa mga tanong ni Bones eh. Yung aftertaste. Tomato juice lang yan. Talaga? Mm. Hindi na ako nakatingin ng pure tomato juice. Parang ano. Oh, pero 2 years ago pa namin nabili yan. Medyo expired na siya. Fresh yarn. Fresh okay. Yarn. Okay, go Bones! Excited ako sa mga tanong okay, mo. Okay. Talaga may baon to na pinag-isipan mo. Tingin ko lang naisip kasi on the spot lang. Go, 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 go. Game. Okay, my next question is... Ito yung next ha. Hirapan mo Bones para inumin niya. Ang tanong, ano ang pinakamatinding naging awayan nyo amongst the castmates sa Running Man? Okay, alam ko to, alam ko to, alam ko to. Kasi syempre off-screen din naman. Ako alam. Ah, okay, okay. Ako alam ko to. Go, pinakamatindi. Go, 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 go. Pinakamatindi. At ako, ikwento mo. Ako? Oo. Ah, ang naalala ko, hindi naman awayan, pero medyo nagkakaroon lang din ng medyo hindi pagkakaintindihan. Yung final race, yung naalala ko. Kwento mo, kwento mo yan. Kwento mo yan, kwento mo yan. Para may context tayo. Para may context. Yung kasi, kung sa nakapanood dito, kung naalala nyo,
dun sa huling natira dun sa ano namin ni Buboy, kami ni Buboy. Since pareho siguro, ilang oras na yun kape, no? Parang tatlong oras na rin. Tapos siguro since final race na, dalawa kami ni Buboy na ayaw na mag, ano talaga, kahit pa paano yun, magbigayan, ganyan. Talagang last na to, ganyan. Eh sabi namin, ano tayo ulit? Kalas muna tayo at magkita tayo ulit. Nung nakita kami ulit, bago puntaan si Lexi at si Angel, as in, ayaw na lang, bumitaw pareho, ganyan. Nagkataon, nung paghahaw ko sa kanya, siguro, pagod na rin, dahil ng pagod at lahat. Pag ano, dumulas yung kamay ko, dumaretso sa buha. Mukha, sa nasuntok mo siya by accident. Parang gano'n, oo. Pero yung dulas ng kamay niya, ganito. Dalawa. Dalawa. Hindi, gumano siya. So, yung ulo niya, umano sa padre. So, nakagat na ano niya yung labi niya. Ah. So siguro, kung ako man din yung nasa posisyon, siguro napikun, baka napikun. Na, nainis, oo naman. Tapos yung pagpasok niya, nalaman ko, no, nandun niya sila, Kap, sila Ruru. Galit daw, galit si Buboy, ganyan. Ano sabi ko, no, hindi ko naman sinasadya. May pero syempre, hindi naman niya alam yun, di ba? At that moment. Pero yun, nag-uusap din naman kami. Pero nabanggit nga nila Kap, nila Ruru na. Ganyan. Ako na, natawa na lang ako, hindi ko naman sinasadya. Diyos ko, kung sadyain ko man yun, Diyos ko. Diba? So, baka akala ni Buboy galit ka talaga sa kanya. Siguro. Ganun. Kasi galit kasi ang pinanggalingan, galit talaga ako sa kanya. Kasi binitray niya ako. Kasi nga, tinanano niyang tanggalin yung name tag ko habang kinukuha ko yung item. Alam mo, akala siguro ni Buboy at that time, ginagandehan mo siya. Pwede. Sabi niya, grabe to, nanununtok pa, parang gumante. Pwede. Alam mo yun, tawang-tawa ako. Hindi mo alam. Talaga yung galit ni Buboy. Pumasok siya, duguan. Kasi basta natamaan yung labi niya. Sino hindi magagalit? Duguan siya, nabi niya, pumasok na. Sabi ko, boy! For the first time, si Buboy hindi tumingin sa akin. No, sumisigaw, kinakausap lang yung sarili niya. Ganyan na talaga. Sige, maganda ka sa akin. Bukas ako, bahala sa'yo. Sabi ko, hala, ano nangyayari dito? Tapos, nakakabay na ako sa kanya, kinakausap pa rin yung sarili niya. Ganyan na talaga, ha? Hindi ko papayag. Gagalitin mo ako, hindi pwede. Wala. Tapos tawang-tawa lang ako. For sure, may raw footage dun sa camera. Kasi nag-roll lang lahat ng camera nila eh. Tapos tawang-tawa lang, minamasahin si Buboy. Pero gigil na gigil si Buboy. Oh. Tapos ko, wala, Buboy, yung bibig mo, dumuntik ko. Hindi, nung yun. Isa, ano, presinto na kayo, Kap, diba? Tawang-tawa ako dun. Kasi gets ko naman. Totoo naman yung mga emosyon na nararamdaman namin. And especially in the moment. Tapos sabi ko, di, Buboy, baka hindi naman sinasadya ni Coco. Hindi, sinasadya niya. Talaga, kung bahala sa kanya. Ako, ginito niya, ako. Huwag ako. Kaya nung ano, kinausap ko na lang nung pinaka-after na. Kasi sabi ko, hindi ko talaga sinasadya, ganyan. Pasensya na. Dapat nilibre mo pa siya ng shades eh. Nang? Shades. Feeling ko baka may hugot din yun kasi nawala yung shades. Oo, pero yun. Kaya ako talaga. Oo, Bones, ko na. Galing mo magtanong eh. Thank you for your beautiful stories. Gandang kwento. Ay, ano yan? Cider? Manghang. Na ano yan? Ano yan? Honey and Tabasco. Honey and Tabasco. And chili salt. Chili salt. Koy, alam naman namin na single ka. Mm-hmm. So, kung meron kang siguro ideal na partner, hindi ko man sinasabi na liligawan mo siya or anything, pero kung meron kang ideal partner, sino yun? Hindi, ayoko yun. Ako na lang. Oh, tinan mo! Kung kailan nagtanong na! May naisip na kasi ako eh. Panira! Ewan ko sa'yo. Okay, so looks lang naman, di ba? Lalaki lang naman, nakaka-appreciate ng beauty ng babae. Doon sa GMA, sino yung top 3 in terms of looks mo? Sa mga crush na looks. So, hindi pwede yung mga 30s siya. Bawal yun. Kailangan mga kaedad mo. Nasa 20s lang. Ganon. Ah, 20s lang. Uh-huh. Mm. Kung gusto mo, lower than 20s, pero medyo awkward yun. Medyo tagilid ka dun. Uh-huh. Ah, sino mo nang gagandahan ako? Okay. Mm. Bakit may gano'n? Hindi kasi nung pag gano'n ko, biglang may listahan eh. Hindi may listahan eh. Bakit may pagmasa ng labi? Pasok naman kasi talaga dyan si Angel. Unahin ko na si Angel. Ay! Totoo naman. In fairness.
Kasi hindi ko rin talaga masabi ng gusto ganito lang, maputi, morena, ganyan. Kasi paiba-iba naman eh. Si Angel, kaya ba ako nagaganda? Maganda si Shuvi. Nagagandaan ako sa kanya. Ano, Shuvi? Shuvi, ano last name niya? Hindi ko pa namin-meet si Shuvi. Trata. Hindi ko pa, parang something kailangan, ganyan. Pero kailangan ano, look up namin kasi hindi pa namin namimit. Ay, hindi ko naman tsaka ano rin eh. Nakaka-work ko lang. Ah, okay. Din. Okay. Ganda. Eh, tsaka, physical lang naman na nagaganda. Tsaka, biglang tumaas yung boses natin. Oh, na. Maraming kasi maganda, pero pag ako sin tinanong mismo na kung ano yung pasok sa nagagandaan ako personally, pihigan si Ulul, eh, no? Kana ko po. Crush lang naman. Oo naman. Appreciate lang naman. Appreciate. Laging may nuwan si Kokoy na. Sumata niyo. Ganyan yung itsura ni Kokoy. Sige, si ano na, magtatampo si Lexi. Sige, si Lexi na lang. Gusto mo yun. Kasi ang hirap eh. Okay, okay. Pwede na, pwede na. Ano nga yung tawag doon pag ano, napilitan? Napilitan ng Lexi. Napasubo na. Hindi, mga na si Lexi. Lexi, oh. Lexi, napilitan. Crush ka daw ni Kokoy. Ah, crush ba? Hindi naman. Siya pinagagandahan. Nagagandahan. Hala, na iba na. Crush mo, na pleasure. Iba yung listahan pala pag-crush yung ginamit natin. Pag-crush, iba rin yung listahan. Ayan na. Nasa cellphone. Teka lang, nag-message siya. Ay! Charis! Well, at least natapos din natin ang mga ano questionable questions natin for today. And with that, Koy, maraming salamat! Bakit? Naalala ako! Ano? Mga Gmail lang ba? Hindi naman! Ay, alam ko na sino gusto ko sabihin. Oo, kasi nakala ko Gmail lang eh. Labas mo na, labas mo na. Sino? Lexi, ano ka muna? Eh, baba muna si Lexi. Oh, si Lexi. Lexi, fourth ka muna, fourth. Francine, kasi si Francine. Oh. Ah, okay. Oh, kala ko GMA lang eh, kaya sobrang nahirapan naman. Super pretty niya. Super pretty. Pasok! Yun. Okay. Oh, may nahihabol pa si Coco De Santos. Fair brother, thank you so much! TY! Thank you. Thanks. Nagawa na rin natin. Na-excite siya. Siya din daw. Na-excite. Sabi niya, ako din. Oh, sige, thank you, Coco. Thank you. Alright, and that's it for today's podcast with Coco. And wait for our next episode. Naku, kailangan magkwento na ni Ada sa mga future podcast episode natin. But with that, see you guys next time. Bye. Bye, guys. Bye. Thank you.